Pagmamahal at katapatan sa bayan. Yan pong hamon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino ngayong kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. At ang sigaw naman ng mga nagsagawa ng kilos protesta, umento sa sahod na mamanggagawa. Saksi, sina Raffy Tima at Ian Cruz. Sikapin natin na maging pinakamahusay na uri ng ating mga sarili. Na maging Pilipino na ang katapatan at pagmamahal sa bayan ay kapares ng ating mga bayaning tulad ni Gat Andres. Ito ang hamon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng 159th birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio sa Caloocan City. Sabi ng Pangulo, bilang tagapagmana ng kalayaang ipinaglaban ni Bonifacio at iba pang mga bayani, tungkulin nating mga Pilipino na panatilihing buhay ang kanilang mga layunin. Kayang-kaya naman daw ito basta't gawing inspirasyon ng mga gaya ni Bonifacio sa pakikibaka sa mga hamon ng modernong panahon. Dahil bawat isa raw may angking kakayahang makagawa ng kabutihan sa ating lipunan at pamayanan. At bawat isa raw sa atin maaring maging bayani. Magagawa po natin ito sapagkat katuwang natin ang ating mga makabagong bayani, ating mga doktor, mga nurse, mga sundalo, mga pulis, OFW, at ang bawat Juan at Juana na buong pusong naglilingkod para sa kapwa. Sa monumento ni Gat Andres Bonifacio sa Caloocan, pinangunahan ng Pangulo ngayong araw ang pag-aalay ng bulaklak kasama ang ilang opisyal. Bitbit ang mga placard at mga effigy. Nagmarcha ang ilang militanteng grupo mula Plaza Miranda sa Quiapo sa Maynila. Pagdating sa Mendiola, malapit sa Malacañang, may mga nakabantay ng mga pulis. Hiling ng mga ralista, dagdag na 100 pisong sahod ng mga manggagawa. Para lang daw ito sa epekto ng inflation. Kami ang bumubuhay sa ekonomiya, ngunit sa hatian ng yaman na yan, napupunta sa amin ang ngumo. Napakalayo raw kasi ng minimum wage na 570 pesos sa umiiral na 1,133 pesos na family living wage. Tila tahimik at kulang din anila ang labor program ng gobyerno. Sabihin niya sa amin yung kanyang programa para alam namin. Bukas kami na isulong ang aming mga agenda at bukas kami na pakinggan siya kung mayroon man siyang agenda. Kasama rin sa rally ang ilang nagtatrabaho sa gobyerno. Gawing living wage ang minimum wage. Wakasan ang kontraktualisasyon. Ibasura ang right-sizing at privatization. Payapa namang nag-disperse sa mga ralista matapos ang isang oras na programa. Nagsagawa rin ng kilos protesta ang ilang grupo sa lungsod ng Cebu. Panawagan nila sa gobyerno. Bababa yung presyo ng mga busy commodities kung tanggalin agad yung 12% value added tax at yung excise tax no, sa mga essential goods. Wala pang tugon ng Malacañang sa hiling ng mga nag-rally. Nauna naman ang sinabi ng Department of Budget and Management na kasabay ng huling tranche ng Salary Standardization Law sa susunod na taon, pinag-aaralan na nila ang susunod na serye ng posibleng pagtaas sa sahod ng mga kawanin ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Raffy Timang, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.